Ino problema ngayon ng mga residente ng Canlaon City ang supply ng malinis na tubig matapos ang pagputok ng Mount Canlaon. Kontaminado na kasi ito ng lahar. Live mula sa Canlaon City, nasa front line ang balitang yan si Gio Robles. Gio, paano ang diskarte ngayon ng mga residente dyan? Julius, may mobile water purification system naman ang LGU pero kulang daw ito para makapagrasyon sila ng sapat at malinis na tubig. Katunayan, yung nasusupply nilang malinis na tubig ngayon, kalahati lang ng demand ng mga apektadong residente. Mistulang putik ang tubig na bumulwak sa talon na ito nang rumagasa ang lahar sa ilang bayan sa Negros Island kahapon. Yan ang eksenang bumulaga sa mga namamasyal sa Bahi-Bahi Falls sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Agad humalo sa tubig ang lahar na mabilis dumaloy sa mga ilog. Gaya sa video na ito, nakuha ng isang tour guide sa Mount Canlaon. Sa barangay Biak na Bato, umapaw sa mga bahay ang lahar na umabot hanggang tuhod. Bagamat binuksan na sa mga motoristang lugar, nagpapatuloy pa rin ang clearing operations. Sa Canlaon City sa Negros Oriental, bakas pa ang lahar na umagos mula sa bulkan. Dahil dito, pansamantalang isinara sa publiko ang ilang sikat na pasyalan sa lungsod. Malinis at malakristal na tubig ang umaagos sa talon na ito sa Canlaon City sa Negros Oriental. Pero ngayon, nagkulay abo ang tubig matapos salantain ng rumaragas ang lahar mula sa Canlaon, Miyerkules ng hapon. Halos dumikit at kumapit sa mga bato ang lahar. Maging mga tanim at halaman, hindi nakaligtas sa pinsala ng lahar. Bunsod ng lahar flow, problema ngayon ng mga residente ang pagkukunan nila ng malinis na tubig. Umabot kasi sa mga bukal ang lahar. Diyan po, diyan kami kumukuha ng uminom pero ngayon hindi na po kami kumukuha kasi natatakot po kami. Lasa po ng putik, ang lahar talaga para sulpur ng amoy niya. Kinumpirma ng Canlaon LGU na kontaminado ng lahar ang tubig mula sa Canlaon. Ganito kakapal ang lahar mula sa Mount Canlaon. Kung titignan niyo, ayan. Sobrang lapot, parang simento pero pinaghalong asupre at putik ito na bumalot sa mga bato. Pahirapan ngayon ang supply ng tubig sa ilang lugar, lalo't nasira rin ng lahar ang mga tubo na nagkokonekta sa mga bahay. May mobile water purification water system ang Canlaon LGU na nagrarasyon ng malinis na inuming tubig sa mga bakwit at 100 bahay sa lungsod. Pero kulang na kulang daw ito sa 10,000 litro na kailangan nila araw-araw. Halos kalahati lang kasi nito o 4,800 liters ang kayang iproseso ng kanilang mobile water station. Nanawagan na ng tulong ang LGU sa national government. Lalo't dumarami ang mga inilikas na residente dahil sa lahar flow. Si Nanay Marilu Patagatay na may 6 na anak, napatakbo raw agad dahil sa tindi ng lahar sa kanilang lugar. Naubala sa tubig, tapos kami nakulbaan. Kaya siyempre, ang inuinit, gitsa kaga sungaw man. Abos ko kalapit ang daan sa amon balay sa vulkan. Kinakon mahimo, gid nga malakat kita sa bakwitan. Binabantayan ngayon ng LGU ang epekto ng lahar, lalo't delikado ito sa kalusugan ng tao kapag nainom. If contaminated ng lahar or sulfur po ang tubig, most likely magkakaroon ng GI problem, no? Gastrointestinal problem like LBM, no? Loose bowel movement, most likely will lead to dehydration. Patuloy namang inaalam ng Department of Agriculture ang pinsala sa agrikultura, lalo't maraming pananim ang nasira rin ng lahar. May nakahanda silang tulong sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ang kabuhayan. Julius, sa kabila nito, nilinaw ng Canlaon City LGU na hindi pa maituturing na may water crisis sa lungsod dahil ginagawa naman daw nila ang lahat ng paraan para makapagrasyon ng tubig sa mga barangay ng apektado ng kontaminasyon ng lahar. Sa mga oras na ito, nagpapatuloy ang pagrarasyon ng tubig. Buong magdamag daw yan gagawin ng LGU. Ayon naman sa datos ng FIVOX ngayong araw, bumaba na ang bilang ng volcanic earthquakes ng Canlaon Volcano. No, maging yung pagbuga nito ng asupre pero patuloy na namamaga ang Bulkang Canlaon kaya nakataas pa rin sa alert level 2 ang status nito. Sa lagay naman ng panahon, buong araw hindi umulan sa bahaging ito ng Negros pero hindi nagpapakampante ang mga local government unit. Julius, balik sa'yo.
Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.